Hey yo, what's up mga kalaro at kababata? At narito na naman po tayo sa isang episode ng Toy Collector Pilipinas. And get what's? At sino nga ba ang bida nating pagkain ngayong episode na ito? At nakaka-excite na itong kainin at gustong-gusto ko na siyang chibugin. Ano nga ba itong kakainin natin? Ha? Ano nga ba itong kakainin natin? Related na naman ba ito sa batang 90s? Omega, Caterpillar, Mama's Boy, Mama's Girl, Omega, Caterpillar, Mama's Boy, Mama's Girl, Chicken. And guess what? At sino nga ba ang bida nating pagkain ngayong episode na ito? At lika, tignan natin! Yoo-hoo! And guess what mga kalaro at kababata? At ang bida nating pagkain na pangbatang 90s ngayong episode na ito ay walang iba kundi ang ating bam-bara-bam! Opo, mga kalaro at kababata, nakikita nyo po, ito ang pambansang chichirya nating mga batang 90s. Ito ay kung tawagin nating pom-poms na malaking bagay ang nagawa at magandang alaala noong tayo mga bata pa. Isa sa mga naaalala ko noong bata pa ako related dito sa pom-poms na ito ay nabibili lamang ito sa may suking tindahan ng 51. So kung mayroong kang piso noon at ang piso noon ay mga kalabaw, kung bibili ka nitong pom-poms ay mayroong ka ng 2 piraso. At ang pom-poms na ito ay naglalaman ng mga cheese curls o cheese flavor na chichirya na talagang siksik at punong-puno sa isang pakete. At hindi lang yun. Pinakamagandang alaala ko dito sa pom-poms na ito yung kakainin mo siya at bubuksan at kakainin mo siya ng paganyan at itataktak mo. At ang isa sa mga pinaka-importante na naaalala ko noong bata pa ako, kapag bumili ako noon ng halagang 2 piso na worth ng pom-poms at meron akong 4 pirasong pakete, at kapag bumili ako noon, magdadagsaan na yung mga kalaro ko at kababata at lalapit sa akin at magsasabi, "Hoy Blue, pengin naman pom-poms!" Hay nako mga kalaro at kababata, napakasaya talaga noong araw dahil makikita mo yung essence talaga ng murang bilihin na noon sa halagang 2 piso ay makakabili ka na ng maraming chichirya at hindi lang yun, makakapag-share ka pa sa mga kalaro mo. Ang isa pa sa mga pinaka magandang naalala ko dyan ay noong galing kayo sa paglalaro ng Jolin. At pagkatapos nun, maglaro kayo ng Jolin, dumating yung uncle mo at lalapitan mo yung uncle mo, "Uncle, tito, paingi naman po ng piso." At ngayon, bibigyan ka ngayon ng uncle mo at bibili ka ng pom-poms. At ang matindi roon, walang hugas-hugas ng kamay. Naalala ko pa noon yung mga kuko ko noon na yung kuko ko na nangingitim dahil sumisiksik doon yung mga lupa. At wala lang yun, diretso kain lang sa pagkain ng pom-poms. Pero wala akong nararamdaman noon ng sakit ng tiyan o ano paman. Basta, hindi ko mawari pero nagtataka nga ako noon pag naisip ko, napakarumi. Pero pag maaalala ko ay napakasaya noon. At likat sariwain natin ang iba pang mga alaala regarding dito sa chichirya natin na pangbatang 90s na kung tawagin natin ay pom-poms. Comment down below kung ano ang mga alaala related dito sa ating batang 90s chichirya na ito na pom-poms. And welcome to Toy Collector Pilipinas Batang 90s Challenge! And guess what? Ang challenge natin ngayong episode na ito ay kakain tayo ng masarap na pagkain na chichirya na pangbatang 90s at halika't sariwain natin at ibalik natin ang dati nating style kung paano natin kakainin itong pom-poms na ito. So, ready ka na ba mga kalaro at kababata? Game ka na ba?
Ay, grabe, na-miss ko to. Grabe oh, nakaubos ako ng 2 pakete. Talagang sobrang na-miss kong kumain ng pompoms na ito. Alam ko huli nga ako nakatikim niyan talaga. Elementary pa ako at nung nagbinata ako, inisnab ko na yan kasi feeling ko nun, ang tanda-tanda ako na. Pero, mga kalaro at kababata, meron lang ako na kakaiba dito sa pompoms na ito. Ang nagbago lang sa kanya ay mas lumiit siya, mas naging orange ang kulay niya. Kung nakikita niyo mga kalaro at kababata, nako, ang pompoms noon ay kulay dilaw. At yung lasa niya is medyo matabang. Ngayon, kung nakikita niyo mga kalaro at kababata, oh, kung nakikita niyo, kulay orange siya at talagang mas purong cheese flavor na yung lasa niya. Dati kasi parang ano eh, parang cheese curls lang siya. Pero ito, parang in-upgrade nila siguro sa tinagal-tagal ng panahon na gusto nilang mag-improve yung product nila. Ganito na yung ginawa nila. At yung packaging niya, iba na yung texture. Medyo malutong na yung pagka-plastic niya. Kasi noon parang ano eh, yung plastic niya parang yung parang style na plastic balloon, yung medyo malambot na parang sa plastic ng yelo. At ngayon medyo iba na. At nag-iba na yung lasa niya. Hindi na siya yung dating pompoms, pero ang ikinatutuwa ko lang itong logo niya, yung packaging style niya at saka yung logo, yung di ko alam kung elepante ba to o kulay blong baboy na nagbabalanse diyan doon sa ano sa parang may nakatungtong na kung ano eh. Pero ito yung pinaka gusto kong bagay na hindi nila binago. Kasi ito talaga yung lettering nila na pompoms. Mga kalaro at kababata, talagang napakasarap sariwain ang lahat ng mga bagay at mga magagandang alaala natin noong bata pa. At sa mga kalaro ko at kababata dyan na gustong makatikim ng pompoms, nabibili pa rin sila sa mga suking tindahan at mga palengke nationwide. At bago tayo magtapos, nais ko munang bumati sa inyo ng shout out sa mga fellow friends ko na nandirito ngayon. At eto na po sila. Den-den-den-den! At nais ko rin magpasalamat sa ilang mga YouTuber na naka-appreciate ng mga ina-upload ko na video na nagko-comment din sila at nagbibigay sila ng magandang messages para sa amin na nakakagana at nakakalakas ng loob na magpatuloy na mag-upload at mag-upload. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, nais ko magpakilala sa inyo. Ako nga po pala ang inyong kalaro at kababata na si Blue Reed, isang toy collector, hindi isip bata, ngunit mayroong pusong bata. At sa mga susunod na episode natin dito sa Toy Collector Pilipinas Batang 90s, mga kalaro at kababata, huwag kayong mawawala ha. Hanggang sa muli, paalam! Namiss ko to ah.